Chile sa pagre-report nang biglang tumama ang lindol. Nagpagewang-gewang ang kamera sa 6.5 magnitude na lindol. Pero si Mr. Anchor, hindi nagpahalatang takot. Hindi naman kalikasan kundi lasing na lalaki ang nanakot sa Arkansas, USA. Pero mukhang mapurol yata ang utak nitong si Manong dahil ang gamit niyang pang hold up, tongs na pangluto. Siyempre, walang nasaktan at si Manong arestado. Imbes na matakot naman, matapang na sinamahan ng asong ito ang kanyang kaibigan sa isang kalye sa California. Patay matapos masagasaan ng isang aso at ang kabady niya, eto, binantayan siya till death do they part daw. Love na love din ng aso at unggoy na ito sa Amerika ang isa't isa. Ito raw ang laging trip ng dalawa, ang maglambingan at magharutan. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga residente sa kanila. Oras ng rondahin natin ang mga balita. Metro Action ngayon na! Ito naman ang malulupit na eksena sa Metro Action. Commuter patay matapos tumalon mula sa silabitang jeep at nahagit na rumaragas ang bus sa Quirino Highway. 20 bahay sa Ermita, Maynila, nilamon ng apoy for the third time. Pumutok na jumper ng kuryente dahilan daw ng sunog. Mga magsasaka sumugot sa Menjola at tinangkang pasukin ang palasyo. Pero mga police, mabilis na nakaporma. At ang real score kina Angel Luxin at William Husband, alamin mula mismo sa Football Star. So I'm very serious about Angel and I see my future with her. So. Isang commuter po ang patay matapos sumabit sa jeep at ang isa naman ay malubhang nasugatan dahil sa hindi paggamit po ng ikangay footbridge. Pero bago po ang balitang yan, dito muna tayo sa sunog na wala nang nagawa ang mga residente sa ermita nang tupokin ng apoy ang 20 bahay doon, ang siste. Not once, not twice, kundi thrice na palang nasusunog ang naturang lugar. May report si Michelle Mediana. Kanyang paglikas at paglipat ng mga naisalbang gamit ang mga taga MH Del Pilar at El Guerrero Street sa Ermita matapos tupukin ng apoy ang kanilang mga bahay. Pero si Aling Dolores, napaluhan na lang dahil ang kanyang mga gamit ubos lahat. Siyempre magamit po, masakit talaga yung wala natirahan. Hindi po namin alam kung saan po kami titira sa bangketa. Hindi na pala bagong eksenang ito. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ito na ang ikatlong beses na sunog sa lugar. Ikalawa sa loob ng 2 taon. Sabi ng BFP, wala pang clearance para tirhan ang nasabing lupa. Pero biglang sumulpot pa rin ang mga bahay dito. Hindi rin matukoy kung sino ang may-ari ng lupa. Matagal na daw itong condemn na building. Kaya lang may mga nakatira pa rin. Posibleng nagsimula raw sa pumutok na jumper ang sunog. Humigit kumula 1,000,000 ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Wala rin namang naiulat na disgrasya. Nananatili muna sa may katabing plaza ang mga pamilya na nawalan ng tirahan. Habang inaayos ng BFP at Manila City Hall ang gusot sa lupa. Michelle Mediana, News 5. Samantala, may mga aksidente pong dapat maiwasan kung di naging pasaway ang mga nadidisgrasya. Gaya na lang po ng pagsabit sa jeep na ikinamatay po nitong isang commuter at di paggamit naman ng footbridge na kinasugat naman ng isa pa. May report, Simon Gualvez. Halos madurog ang katawan ni Rolando Hernando matapos tumalon mula sa sinasabitang jeep at mahagit ng kasalubong na bus. Nakasabit si Hernando at isa pang pasahero sa likod ng jeep na papuntang Mindanao Avenue. Nag-counterflow ang jeep pero may nakasalubong itong bus sa kabilang lane. Tinangka ng jeep na bumalik sa sariling lane pero halos tumama ng puwetan nito sa rumaragasang bus. Sa takot na maipit, agad tumalon si Hernando. Pero imbis na makaligtas, tumama siya sa bus at agad namatay. Sugatan naman ang 4 pang pasahero na dinala sa East Avenue Medical Center. Depensa ng jeep ni driver, hindi niya alam na may sumabit sa likuran. Siyempre hindi na makikita ng driver na sa likod eh. At bababa pa yung driver, titingnan kung may sabit. Patong-patong na kaso ng reckless imprudence resulting in damage to property, in homicide, and in multiple physical injuries ang haharapin ng jeepney driver. Kaninang umaga rin, nabalian naman ng buto ang mga angalakal na si Rainier Gonzalez ng mahagip ng truck habang tumatawid sa Quezon Avenue. Depensa ng truck driver, hindi siya nakabundol kay Gonzalez. Kung ako nakabangga niya, walang tao, di iniwanan ko na yan. Halip na makatulong ako pa pala ididiin nila.
sasampa ng reckless imprudence resulting in physical injury ang driver ng truck. Paalala ng mga otoridad sa publiko, sundin ang batas ng lansangan para matiyak ang kaligtasan. Gamitin ang footbridge sa pagtawid at huwag sumabit sa mga jeep kapag puno na ito. Mon Gualvez, News 5. Susunod, barikada sa Mendiola, winasak ng mga rallyista. Sa lungsod naman ng Cebu, higit 100 pakete ng shabu na kumpiska sa loob mismo ng City Jail. At si Angel Luxin na nga ba ang the one para kay Phil Young husband? Abangan! Sabi nila, to prevent dandruff from coming back, there is power hidden in herbs. For the first time.